Jerwin, trip ko yung TVJ. TVJ? Oo nga, no? Parang ilang beses... Narinig kong pinag-uusapan mo rin yung ano eh. Meron kayong pala, ito tatanong ko sa'yo. Meron ka dati na nag-viral na open letter to Vic Sotto. Can you talk about that? Yun lang. Anong year ba yun? Ikaw lang, baka more than 5 years na yun. Isang film fest kasi yun. Mm-hmm. Noon, gawain ko, napanoorin lahat yung entries. So normally may pass ako kasi media, di ba? Okay. Ito, wala akong pass, so okay, nanood ako. Yung pelikula lang yon, yung may little bossings. Ayun, oo. Teka, sige lang. Pero kasi ako, Tito Vic and Joey fan ako talaga. Mm-hmm. Pwede akong gumawa ng thesis sa mga, sa works nila, no? Parang yun ang agad ang una kong sinabi na sinusulat ko to kasi fan ako. Hindi ito bashing. Mm-hmm. Hindi ko nang bash, no? 2013. Pero, 2013 siya. Okay. 2013, my God. Oh. So, bigla may heart na ngayon. Oo nga eh. Siyempre, mas madami yung pagmamahal dito sa podcast na to. Sige, tuloy. Okay, Dennis Mendoza. Hello, sir. So, yun nga, feeling ko nag-viral yun kasi Pasko, wala naman masyado pinag-uusapan yung mga tao. Tapos medyo divisive siguro yung opinion na yun na lumabas. Men, pati yung mga da-barkads niyayari ako, gano'n na. Talaga? Teka muna, binasa nyo ba yung article? So, isang realization yun na, maraming tao na hindi na ba, ang babasahin lang nila, o fino-forward sa kanila, yung unang kanilang tapos sabihin, si ganito, binanatan si ganito. So, post agad. So, angry emoji agad, mga ganyan. Hindi nila binasin buong konteksto ng letter kasi medyo mahaba siya. Oo nga. Yun yung problema doon. Okay. Ang punto ko lang doon kasi, he could have done so much more. Kasi, hawak mo na sa liig yung, ano eh, yung audience eh. Alam mo yun? Yeah. Yun din lang yung sasabi. Ang dami pwede sanang explore ng material na pwede ka naman magpatawa na ano eh, na may iba ka pang ginagawa. Kunyari, ang example ko ron, ang tatay kong nanay ni Dolphy, napanood mo ba yun, Gerald? Oo. So, ang director nun is the great Lino Broca, ang ating national artist for film. No? Mm-hmm. Magandang kombinasyon yun ng comedy na may matinding drama. Mm-hmm. Na yun yung comedy na gaganan niya yung puso mo talaga, no? Anyway. Oh. Hindi naman na-apekto ang sales sila. Oh. Well, yun nga yung punto doon exactly eh. Kumbaga, yung sinasabi ko, I've mentioned this several times in this podcast. Let's say etong si Vice Ganda, si Bossing, yung mga usual suspects, 'di ba, sa film fest. Ano na sila eh, kumbaga kahit anong sobrang laki ng fan base nila at saka yung visibility nila sa media, kahit anong gawin nila, most likely papanoorin ng mga tao eh. Kasi kumbaga nandoon na 'yun eh, kumbaga parang wala na rin naman silang ibang choice at saka sobrang popular nila. Let's say parang Katniel. Tingin ko kahit anong gawin ng Katiel na movie, talagang pupunta ng fans yan eh. Di ba? Tingnan mo. So, kailangan gumawa ka na lang ng magandang quality. I think parang dating sa akin, parang katamaran na rin talaga yung ginagawa niya eh. Isang example dyan. Mm-hmm. Okay. Hello, Love, Goodbye. Napanood mo ba yan, Gerald? Hindi. It's the biggest grossing movie in Philippine cinema history. Yes. So, okay, Katiel, di ba? Oo. Hindi. Si Catherine Bernardo lang. Ang kasama niya ron ay si Alden Richards. Ah, hindi ba? Okay. Nalampasan nila yung ano. Okay. Pero, it was a well-made movie mm-hmm. na may kurot sa puso mm-hmm. at may sinasabi siya. Okay. Parang, pucha, pwede naman pala gumawa ng ganito, di ba? Kaya nga. Exactly. Hindi nun. Di ba? Sa mga di pa nakakanood dyan,
Hanapin niyo yan. Panoorin niyo, do yourselves a favor, panoorin niyo Hello, Love, Goodbye. Ang ganda-ganda ng pelikula niyan. Talaga. Pero dating kasi yung rom-coms at saka yung mga love story, parang we got it down eh. Yung Pinoy, we got that genre down. Pero yung comedy, kailan mag-elevate yung comedy genre ng Pilipinas? Tingin mo, magkakaroon tayo ng mga tamang bicentennial man na ni mga Robin Williams, mga ganyan. Okay, shoutout lang kay Daryl Kulanding. Maraming salamat sa Daryl, ha? Shoutout! Maraming salamat sa mga nanonood. Harold Bangit, huwag na tayong politika ngayon kasi kanina nag-2 hours ako sa Wag Po. Panoorin niyo pa yung Wag Po, ha? Uh-huh. Every night, Monday to Friday, 9 to Harold 11. Tol, wag na yan. Tropa ko yan si Harold. Okay, maraming salamat. Uy, sorry Gerald, ha, pero medyo kailangan ko na magpaalam. Ah, ganun ba? O, sige. Si Shari Roman pala nanonood. Si Ma'am Shari, si kasama ni The Great Rafi Tulfo. Rafi, Shari, teka. Shari, diba? Nag-email ako sa inyo. Nag-email ako sa inyo. Pwede ba... Kasi gusto ko talaga maging guest dito si Rafi Tulfo. Gusto ko siyang ma-interview si Rafi kasi I think special yung ginagawa niya eh. 'Di ba? You can have mixed parang opinions about the show, pero it's something else. It's a phenomenon. And Miss Shari, kung kilala, kung nanonood kayo, I sent you a message dun sa Facebook nyo, and hopefully mabasa nyo at mapansin. Yun. Oh, Ma'am Shari, ha? Sana ma-onlakan mo si Ginoong Gerald. Oh, total baka ano eh. Nakikita ko yung mga upload ni Idol Rafi, nagba-vlog siya, eh, 'di ba? Cool na cool eh. Oh, magyayabang lang ng konti, ah. Oh, sige. Mahirap pala hanapin, oh. Meron ng Tulfo and Chill shirt na sinasabi ko, isusuot ko ba 'to o hindi? Isip ko, baka tumaas pa yung value nito pag hindi ko sinuot. Wow. So dapat dalawa siguro yung ganun ko. Yung isa susuot ko, yung isa na nakatago lang. Parang yung character ni Ryan Agoncillo sa pelikula ng Judy Ann Santos. Mm-hmm. Laging dalawa yung ano niya. Yung isa paglalaroan niya, yung isa naka-display lang. Cinephile ka talaga, ano, Lord? Talagang mahilig ka talaga sa movies? Medyo. Talaga kasi parang ano eh, parang yung mga ibang movies na binabanggit mo, parang hindi ko napapanoorin eh. Pero ikaw, talagang pinapanood mo, lalo na mga pelikula ng Pilipino, mga ganyan. Yes, oo. Kasi, eto ah, may isang film critic and film archivist na si, ang pangalan si Ed Cabagnot, no? Ibigan natin. Okay. Kasi siya nag-work sa CCP, sa film. Okay. Sabi niya, kahit gaano kasama ang isang pelikula, hindi siya totally worthless. Kasi every film, no matter how bad it is always a capsule of a specific period sa buhay ng Pilipino. Oh. Kaya, yung manood ka lang ng PBO or Cinema One, mm-hmm, madaling araw uwi ka, may napalag ang pelikula from the 80s, makikita mo, nag-uusap yung dalawang artista sa isang restaurant. So nakikita mo, ay, may God, yun ang iniinom nila dati. Yun yung kinakain nila. Yun ang hairstyle ng mga tao. Yun yung mga suot nila. Diba? Oo nga. Ito yung mga kotse nila dati. Mm. Although sa pelikula ng Pilipino, pag nakakita ka ng kakarag-karag na kotse, lalo na pag action movie, abangan mo, sasabog yan sa dulo. Diba? Tama. Oo nga. Naalala ko yung mga ano, yung mga pelikula ni Eddie Garcia, 'di ba? The late great Eddie Garcia. So, lahat ng pelikula ay time capsule. Yan. So, appreciate natin yung mga 'yan. Edison Villones, hello sa iyo, sir.